nakikinig pala siya. Yung mga food na kahit, nakikinig sa kanya. Oo, tama. Mga tatapag kasi nila yung sa kanya. Hindi ako kumakain. Pero kung pinalilan na yan ang mga kasi at the acidic acto, kaya yun, basta. So, parang, ang mas madaling language, ang mas madaling magturo, mahirap na alam talaga ng mga tao dito. Maalala ko, nakukuha ko nila yung turo sa sarap. Maalala ko ng extra-extra matanda. Hindi ako mahirap na magkat sa mga bata, pero mayroon talaga alam ko sila ng mga tao. Nakahanapin ko, hinahanapin ko. Talaga yung mga tao. Hindi ko Mr. Mr. Ryan. Sa akin naman, ano? Wala na lang. Sana ko bakit? Ilang buwan na akong hindi sumasayaw kung may M-bot. Uuwi ng gabi para rumangit. Ano? Tapos, ano pa ba? Ngayon, mas natutunan na ako mag-stay sa bahay, siyempre, tumulong sa bahay. Marunong na magluto, mga ganyan. Marunong na magluto ng itlog na natin. Nandiyan ako wala lang si Liam. tapos ano pa ba? Sa pagtuturo naman, hindi nyo assume kasi sanay ako na kada section may physical activity talaga kami. Ngayon, ang hirap siyang gawin sa online. Talagang kailangan ko ipa-video na lang sa kanila yung mga activities na yun. Na pinagsisisihan natin. Oo. yun na yung naging burden sa mga bata, yun pa ay magiging burden din sa atin. Ayun, yun naman. Video na video. Si Sir Bill. Nag-uwis sa ano, start muna kami sa player. Para bago gumawa, umalis ng bahay ay kumbaga ay nakasig ng guidance kay God para magsagumpay sa buong araw. And then, every night yun, tuloy-tuloy yung aming ano, devotion ni Mrs. Saka yung prayer time din pagkagabi bago matulog. And tuloy-tuloy. Then, mula nung si Mrs. ay ano nga, nung good days ay yun, naging routine na rin sa akin yung magang gumising para magluto na pagkain namin, lalo pagpapasok ako, hindi kailangan ko siyang gumana ng pagkain mula umaga hanggang lunch na. So, ano, tapos yung pagdating ng gabi, magluto din ulit ng hapunan. Kasi ang lahat ng gawain ba ay ano, ako na lang ako gumagawa. Yung pagbuhugas ng tinggal, pagluluto. At pagka Sabado, every Saturday ay yun naman, maglalaba. Pero ito mahirap inaasas. Kaya medyo... Ito, wala sa bahay. Kaya medyo kulang. Medyo kulang ako lang sa tulo. Kaya kung isa day, umiigitin lang din ako dyan. Talagang hindi na kaya. Kaya ako. Naman, sa Spirit Ball. Sa spiritual ko, ayun, nagkaroon tayo ng devotion every Monday, nadagdagan. At saka yung Tuesday nga, kaya na Sir Cliff, nag-ano kami sa gabi. Yun, so ayun na ba? Sa pagtuturo, ma-board, sabi nga natin, burden talaga. Kasi sakit sa mata yung mag-check ka ng mga output ng mga bata, mga performance. O talagang, ano, ang ginagawa ko na lang, tatayo ako, paupuli, tatayo. And then sabi nga sa akin, sa kahapon ng aking mag-ama, ay magkakaroon na ako ng lawa-lawa kasi halos hindi na rin ako tumatayo doon sa... Ano yung lawa-lawa, Ben? Spider web. Spider web. Yes, kasi nga halos hindi na ako tumatayo. Nadoon na rin ako nakain, doon ko na dinadala yung aking food sa table ko. Nang pinakapahinga ko lang ay talagang pupunta ako ng CR. So kaya maaga pa lang maliligo na ako. Kasi maghapon na yung mata ko sa... At least naman natapos ko yung aking mga grade. Nakakadaya kapag nasa school ka kasi hindi ka nag-uugas. Tapos sa school, oh kasi sila dati nagpinipilit ako napapagastos ka kasi sumusumpong ako. Sa school, ayun, ang hirap kasi hindi naman ako sila mag-PowerPoint, mag-ganyan-ganyan. Pero ngayon, trying naman na ako. Hindi ako masyadong masipag pagpasok nito kung unang week. Ano lang ako, nagtuon ng Netflix. Yeah.
pag-order sa akin ng bawa. Bebelo ulit. Case. Yan, yung pag-usapan natin, may kailangan ng devotional. Ang title is How to Move Forward in 2021. Yan. Sabi dito, yung behavior daw natin, yung pattern daw ng behavior natin ay sometimes nakabase lang sa daily routines na meron tayo. Nasunod natin everyday. So what happened kapag suddenly nagkaroon ng pagbabago sa routine natin, yung dati natin kinasanayan, ay nagkaroon ng change. So after spending a year embracing uncertainty, how do we start to move forward? So syempre, nabago yung routine natin, nabago yung way ng ginagawa natin every day. So ibig sabihin, pagbabago sa behavior natin. Ayan. So sometimes kapag yung change na yun ay hindi rin maganda. Sometimes hindi maganda sa health, hindi maganda sa mental health natin. So, ano daw yung pwede natin gawin to move forward? So, sabi nito, the beginning of 2021 is the perfect time to reset our minds. Look closely at our habits and prepare our hearts for what God is going to do next. So, how to move forward in 2021? Here are the five ways to do that. Ibang ways na. Una, sabi nito, set aside time with God. Sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Siyempre, hindi mo naman siya, sabi ko, kung hindi mo naman talaga siya isi-seek, paano pa niya i-reach out? So, sometimes may time niya kailangan mag-reach out. Start rebuilding healthy habits by making time with God your top priority. When you prioritize time with Him, you allow Him to renew your mind and change the way you think. Parang yan na lang. Kapag prioritize daw natin siya, parang pwede daw natin renew yung mind natin. Yung last na natin nag-usapan natin is about hope. Sabi natin, kanino ba natin dapat binibigay yung hope natin? Or nilalagay yung hope natin? Sabi natin, hindi sa sarili natin. Sabi natin natin, ba nilalagay natin yung hope kay God? Ibig sabihin, kapag nilalagay natin yung hope natin sa Kanya, yung trust natin na sa Kanya. So, one tool you can use to create a daily quiet time means the verse of the day stories. Start your day with a story and get into the habit of letting God's word speak to you. Meron mga applications sa phone na binibigyan Kanya ng daily Bible verse. Na kung saan pwede mo siyang meditate during the day. So, set aside time with God every day. As simple as reading one verse kada araw na nasisip mo siya. Second, fix your eyes on Jesus. Sabi sa Hebrews 12:1, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Keeping Jesus at the center of your life will help you lay aside anything that might easily entangle you. And eventually, this practice will change the way you live. Yes, po. Ayan. Fix your eyes on Jesus daw. Sometimes, ang hirap i-fix nung eyes, nung attention natin sa Kanya. The reason is, may mga distractions kasi. One of the distractions na pwedeng mawala yung focus natin sa Kanya is, syempre yung mga scenes na nagagawa natin every day. For example, yung nakikita natin sa social media, pwede na siya distraction. Yung nasasabi natin masama, naisip natin masama, nagpapos din siya ng distraction. Sabi dito, paano tayo na to focus kay Jesus? Pwede natin i-list tayo.